ng ating theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagmamahal. Lord, maraming salamat dahil gusto niyo po kami, Panginoon, na maligtas. At maraming salamat po dahil binigyan niyo po ang Biblia bilang patnubay po namin patungkol sa katotohanan. Panginoon, inibitahan po namin yung presensya ngayong gabi. Nawa po yung Holy Spirit po yung magabay sa aming pag-aaral ngayon. At nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng open-mindedness. Buksan niyo po ang aming puso at isipan sa pagkaintindi po ng katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Nawa po ito ay aming maisabuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo. Yung ating topic po ngayong gabi, ano po kaya yun? Ang ating topic po ngayong gabi ay Mystery Babylon, Revelation Scarlet Harlot. Now, ating pag-aaralan ngayon kung sino na naman yung babaeng yan, mga kaibigan. Pero bago pa man yan, makinig po tayo ng mensahe sa awit galing po sa ating mga kaibigan, mga kabataan. Mag minus one ulit sila. Pero wala makayangan. Walang drums. Piano lang kasi.
kilala lang eh po yung tao na naka na nagbarong sa aloy. Dito, dito. Abner, okay, kung lalaki sila. Kasi nagpaabot na nga paling ko. Umupo. Okay lang? Baka gusto niyo po magdala tayong upuan dito. Hindi. Hinihintay lang kami. Naglilipat kasi kami. Ah, sige. Ay. Ha? Ipasturya nila ti Jenny. Ah, sa market? Hello? Darating yung direktor namin. Ayan. Yan. Maraming salamat sa magandang mensahe ng awit. So ngayon, patuloy po tayo sa ating pag-aaral, The Mystery Babylon, Revelation Scarlet Harlot. Handa na ba tayo makinig? Yes, mga kaibigan, magpatuloy po tayo. Now today, mga kaibigan, inestimate po na merong 38,000 to 40,000 ka mga iba't ibang Christian churches. 38 to 40,000, napakarami. Pero may isang Biblia lang, may isang Jesus lang, kaya yun ay tutungo sa isang tanong na bakit may napakaraming iba't ibang iglesia? Na isa lang yung Biblia, isa lang yung Diyos, at napakaraming iba't ibang iglesia or church. Na alam po natin mga kaibigan na epektibo po talaga ang Diablo sa paghahalo ng katotohanan at kamalian. Wala siyang pakialam kung susundin natin ang 90%, 99%, 95% na katotohanan, basta tuwag lang natin sundin ang 100% na katotohanan lang. Yun lang po yung concern ng Diablo, mga kaibigan. Now, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayong gabi, sa 40,000 ka mga iglesia, gaano nga karami ang tama? Ephesians 4, 4 and 5, sabi po dyan, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa na magpagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So, ano ang ibig sabihin ng katawan dyan? Base sa Colossians 1:18, ang simbolo po ng katawan ay ang church. Ibig sabihin, isang church lang po, mga kaibigan. Now, ilang katawan ba ang pwedeng madugtong sa isang ulo? Ha? Isa lang din. Sino nga yung ulo natin sa church? Si Jesus. At saka, isang katawan lang po yung madugtong sa ulo. At yung katawan po ay yung church, mga kaibigan. So, isa lang po. Pero yung tanong dyan, paano ko mahahanap ang nag-iisang tunay na iglesia? Now, hanapin po natin sa Bible yung mga clues na binigay ng Bible at hanapin po natin yung iglesia na aakma po sa clues na mga yan. Nalaman din natin na ang simbolo ng babae sa hula ay ang iglesia, mga kaibigan. At kapag ang isang church, kapag ang isang iglesia ay tapat sa kanyang husband na si Jesus, at kapag siya ay masunurin sa kanyang husband at sa kanyang
salita, yung church po dyan ay sinisimbolo sa isang babae na dalisay. At yan pong babae yan, nagrepresenta po yan ang Seventh-day Adventist Church. Pero kapag ang isang iglesia ay hindi tapat sa kanyang husband, hindi sumusunod sa kanyang salita kasi sinusunod yung tradition at customs, yung iglesia na yan ay tinatawag sa revelation na apostate or harlot woman or patotot na woman, mga kaibigan. At yan po ay isang Christian church na patotot or apostate, at meron po siyang pangalan, which is, ang pangalan niya po ay Babylon. Ang apostate na iglesia ay isang iglesia na mas interesado sa pagiging tanyag at passionably higit sa pagbabase sa Biblia. Now, meron bang ganyan na mga iglesia ngayon na mas gusto nila maging sikat at fashionable kaysa sa sundin ang Biblia, mga kaibigan? Yes, marami. Pero meron po dito dalawang pundasyon sa dalawang sistema na ito, mga kaibigan. Ito po yung pundasyon ng sistemang ano po? Banal. Ang pundasyon ng sistemang banal, ang kapasyahan ay sa Diyos, ang salita sa Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, kautusan ng Diyos, at turo ng Diyos. Pero, ito po ay salungat sa sistemang banal, which is ang babae dyan, pangalan niya ay Babylonia, at yung pundasyon po ng sistemang Babylonia ay kapasyahan ng tao, salita ng tao, gawa ng tao, kautusan ng tao, tradisyon ng tao. Again, ito po ay sumisimbolo sa isang church or iglesia. At itong iglesia na ito, hindi po tapat sa kanyang husband na si Jesus, at ano po, ina-adapt niya po ang tradisyon kaysa sa salita ng Panginoon. Pero inaako pa rin niya na sinasamba niya si Jesus. Pero may sinasabi dito sa Mark 7:7, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Now, bakit po ba walang kabuluhan yung pagsamba nila? Kasi ano po? Nagtuturo po sila ng doktrina na galing sa tao, mga kaibigan. Ibig sabihin na kung sinusunod yung turo ng tao, imbis ang turo ng Diyos, yung ating pagsasamba po ay walang kabuluhan. Sabi naman dito, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Now, meron bang mga churches ngayon na ganyan? Na itinatakwil ang salita ng Diyos para masunod ang kanilang tradisyon? Meron bang ganyan? Yes, marami, mga kaibigan. Now, yung ganyang klaseng pagsamba ay sinisimbolo po yan doon sa Revelation 17 sa babaeng yan. Okay, alam po natin na yung simbolo ng babae sa Revelation ay iglesia. At yan na babae na yan ay patotot or whore. Parang malalim yata yun ang Tagalog, yung patotot, no? Parang whore siya or malandi na babae or patotot. Hindi siya tapat sa kanyang husband, which is si Jesus Christ, at nangalunya po siya sa mga hari ng mundo, at hindi lang po siya patotot, kundi lasing na patotot, kasi nga, lasing sa dugo ng mga banal or santos, mga kaibigan. Now, ano kayang iglesia ang tinutukoy nitong babae na ito? Tingnan po natin yung clues, mga kaibigan. Anong iglesia ang sinisumbuluhan ng babaeng ito? First is, dyan sa Revelation 17, sabi dyan, nakaupo sa maraming tubig. Ano ang ibig sabihin ng tubig sa propesiya? Ito ay mga tao. Hindi lang mga tao, kundi maraming tao. Ibig sabihin, ang iglesia ito ay pangkalahatang iglesia. Or iglesia siya ng maraming, mga kaibigan. And interestingly, yung word po, mga kaibigan, or salita na Catholic or Katoliko, ay kung inyo po niyang i-search sa dictionary, yung ibig sabihin po niyan ay pangkalahatan o lahat, mga kaibigan. That's so interesting. At sabi pa dito, hindi lang yan, ang babae din po ay nakaupo sa tubig at nakaupo din po siya sa isang hayop, mga kaibigan. At dyan, yung hayop na yan, anong ibig sabihin ng hayop sa hula? Yes, mga bansa o kaharian. At ilang ulo po yan? Meron po yung pitong ulo na hayop. Now, kung malalaman po natin yung kaharian na yan, malalaman din po natin kung sino yung babae na yan. Now, anong ibig sabihin ng pitong ulo na hayop? Pitong ulo na kaharian. Anong ibig sabihin ng ulo, mga kaibigan? Tingnan natin yung sagot sa Biblia, Revelation 17:9.
ang pitong ulo ay pitong bundok na kinaupuan ng babae. Gawa-gawa ba natin yon? Hindi, mga kaibigan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinaupuan ng babae. So, yung babae ay nakaupo po siya sa isang bansa na pitong bundok. Ano ba yun? Tingnan po natin. Seven heads or seven na ulo or seven na bundok. No, meron po akong tanong, mga kaibigan. Patrivia po sa inyo lahat. Ano pong bansa ang tinatawag na the land of the free? Anong bansa po yun? Pilipinas. Yan po ay ang United States of America. Ano namang bansa ang tinatawag na the land of the rising sun? Philippines. Philippines ulit. Yan po ay ang Japan. Ano namang ito? Ano namang bansa ang tinatawag na the pearl of the Orient? Philippines. Yun na yung Philippines. Yan, Philippines ay ang pearl of the Orient. Now, ano naman ang lugar na tinatawag na the city of seven hills? Ano naman? Ang the city of seven hills, mga kaibigan, ay ang Rome or ang Vatican, mga kaibigan. Amazing! Kasi sabi din ng Biblia, in NIV version, the seven heads ng iyong hayop are the seven hills on which the woman sits. Sabi ng Biblia. At yung Rome or yung Vatican, tinatawag po siya na the city of the seven hills. Di ba po akma sa sinabi ng Bible, mga kaibigan? Next is, yung sinaunang imperyo ng Roma ay yung kanyang luklukan or seat of government or headquarters ay doon po sa city of Rome. So, yung second clue po natin sa babaeng yan ay tinatanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma. No, meron kayang iglesia na tumatanggap ng luklukan or power galing sa Roma? Tingnan po natin yung reference natin sa La Bianca Professor of History, University of Rome. Sa pagsalit-salita ng mga Caesar, dumating ang pagsalit-salita ng mga papa sa Roma. Nang iniwan ni Constantine ang Roma, ibinigay niya ang kanyang luklukan sa papa. So, nung dumating ang panahon na aalis na si Constantine, kanyang binigay yung kanyang throne or luklukan sa papa, mga kaibigan. So, ibig sabihin, tumanggap po ang imperyo ng Roma sa luklukan ng imperyo ng Roma. Next, sinabi dito, pinuno ng papa ang lugar na binakante ng mga emperador ng Roma, minala ang kanilang prestihiyo at ang mga titulo galing sa paganismo. Take note of the word minana, naman na mga kaibigan, galing sa paganismo. Iniwan ni Constantine ang lahat sa obispo ng Roma, ang papasiya ay hindi lang basta multong ng namatay na Imperyo Romano, kundi nakaupong may korona sa ibabaw ng kanyang libingan. Yan po ang simbolo ng babae na nakaupo sa pitong ulo ng or the seven hills of Rome, mga kaibigan. That's number two na clue. Revelation 17:9, ang pitong ulo ay pitong bundok na kinaupuan ng babae. No, ngayon mag-English subject naman tayo. No, ano po yung, anong tense yung word dyan na kinaupuan? Or ano po yung tawag na tense yan? Past tense, present tense, or future tense? Ha? Kinaupuan. Sino bang Filipino major pala dito? Ano po yan? Past tense, present tense, or future tense? Ha? Yan po ay present tense or pangkasalukuyan. Ibig sabihin na ngayon, kasalukuyan, mga kaibigan, ay nakaupo po ngayon yung babaeng yan sa the city of seven hills or sa Rome. Ibig sabihin, number three na clue, ito po ay iglesia nakabase sa Roma. At nakita po natin ang babae ay nakasakay sa hayop. Ang simbolo po ng babae ay? Ano nga po yung simbolo ng babae ay? Iglesia. Simbolo ng hayop ay? Kaharian or bansa. Ibig sabihin, mga kaibigan, na meron pong tinatawag na pagsasama ng iglesia or estado or meron pong union of state and church. Ibig sabihin, kinukuha po ng iglesia yung kanyang kapangyarihan at suporta galing sa hayop or sa bansa, mga kaibigan. So, kinukuha ng iglesia ang kanyang kapangyarihan sa estado. Pero of course, sino po yung nakakontrol? Yung
babae kasi siya po yung nakasakay dyan. Yung iglesia po yung nagkokontrol sa bansa. Ibig sabihin, merong number four, pagsasama ng iglesia at estado. Yung iglesia po yung nag-control sa estado, mga kaibigan. Now, question, saan ba dapat kukunin ng iglesia ang kapangyarihan niya? Sa estado or sa Diyos? Sa Diyos, mga kaibigan. Pero, kapag ang church po ay lalayo sa Diyos, sa salita at sa kautusan, mawawalan po siya ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Kaya, kapag ganun, mapupunta talaga sa estado yung kanyang kapangyarihan. Kukuha po siya ng kapangyarihan sa estado, mga kaibigan. At kapag ganun yung nangyari, ang resulta po niyan ay magkakaisa po ang iglesia at estado at magkakaroon po dyan ng tinatawag na religious intolerance or tinatawag dati na persecution. Kasi pinipersecute po nila yung mga tao na hindi sumusunod sa opisyal na relihiyon ng estado, mga kaibigan. Sabi dyan, Revelation 17:6, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. So that's our fifth clue. Mapang-aping iglesia or siya ay nag-persecute na iglesia, mga kaibigan. Kasi lasing po siya sa dugo ng banal kasi ang iglesia po ng Roma ay nag-ako na estimate po nila na 15 million po yung kanilang pinatay noong dark ages, mga kaibigan. Kaya noong 2000, si Pope John Paul II po ay humingi po siya ng patawad sa mundo dahil alam niya po na maraming pinatay yung iglesia ng Roma. At sino po dito sa inyo yung nakarinig sa salita na Inquisition? Inquisition, mga kaibigan, ito po yung itinayo na institusyon ng iglesia ng Roma para po mawala or alisin po yung mga heretics. Sino ba yung mga heretics? Sila po yung nagprotesta sa doktrina ng iglesia Romana, mga kaibigan. Now, sabi po dito ng isang reference sa Great Controversy, page 23, 5960. Atin pong tingnan sa screen kasi mahaba-haba po ito. Sa 13th siglo, na itatag ang pinakaterrible sa lahat ng pamamaraan ng papasiya ang Inquisition. Ano ba yung Inquisition? Sa kanilang sekretong mga konseho, kinontrol ni Satanas at ng kanyang maanghel ang isipan ng mga masasamang tao habang hindi nakikita na sa gitna ay nakatayo ang anghel ng Diyos. Nagsusulat ng historia na magawa na napakahindik-hindik na ipakita sa mata ng tao. Ang dakilang Babylonia ay, ano po, nalasing sa dugo ng mga santo. Bakit? Ang gibagibang hugis ng milyon-milyong mga martir ay umiyak sa Diyos sa paghiganti noong apostate na kapangyarihan. So yung Inquisition po, marami pong pinapatay noong panahon na yon. At isang paraan po niyan ay yung picture po na ito, pwede nilang pakain sa leon, pwede po nilang ganunin yung tao. Opo. So maraming mga paraan po para lang po i-punish po nila yung mga heretics, yung hindi sumusunod sa papasiya, mga kaibigan. At meron pong isang libro ngayon na tinatawag na Foxes Book of Martyrs. Isa po itong libro kung saan nakarecord po doon yung mga ginagawa panahon sa Inquisition. At pwede nyo po itong ma-download sa internet, kaya lang huwag nyo pong basahin kapag gabi kasi napakakilabot po, mga kaibigan, yung mga pamamaraan, paano po nila pinapatay yung mga Christians noon, mga kaibigan. Sabi naman dito sa isang news sa Mail Online, ang kasuotan ng bagong papa ay magkakaroon ng pangibaba na ivory wool, isang puting pangitaas na may sleeves, at ano po, 33 na botones na sumisimbolo sa edad ni Kristo. At ano pa yung kanyang sinusuot, mga kaibigan? Magsusuot din siya ng puting skull cap, yan po, isang pares ng pulang sapatos na balat at isang muzeta na sinusuot sa balikat. Anong kulay po ng sapatos? Pula. Bakit kaya pula, mga kaibigan? Ha? Kasi ito po yung dahilan nila. 6 na pares ng pulang sapatos ang kulay na nagrepresenta sa dugo ng mga martir, pinauso ni Pope Benedict XVI ay una ng pinasadya. So pinakita talaga nila na sila, marami po silang pinatay, mga kaibigan, at sa simbolo po ng sapatos na yan, dugo po pala yan ng mga martir, mga kaibigan. Kaya, sabi dito sa isang news naman sa Catholic Herald, Pope Francis asked Waldensian Christians to forgive the church kasi nga inaako nila na marami po silang pinatay noon sa mga Christians sa Dark Ages, kaya humingi po sila ng patawad. So that's number 5, mapang-aping
iglesia. Kasi siya po ay nalasing sa dugo ng mabanal kasi marami po silang pinatay. And that is 50 million people, mga kaibigan. Next, sabi naman dito, another clue, Revelation 17:4, at nararamtan ang babae ng kulay, ube at ng pula. Yan po ay kulay, ube, at yan po ay kulay, or scarlet or pula. Yan naman po ang ube at pula, mga kaibigan, kasi yun po yung opisyal na kulay ng iglesia ng Roma. So number 6 na clue po natin, opisyal na kulay, yan po ay ube at pula or purple and scarlet. Next, Revelation 17:4, ang babae ay nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. So number 7 na clue natin, nahihiyasan. Ano bang ibig sabihin yan, mga kaibigan? Marami po yung kahulugan, pero first po, mga kaibigan, ang ibig sabihin yan, kasi ang yaman po ng Roma ay hindi po mabibilang. Rome, meron po silang pagmamayari ng gold, silver, precious stones, mga artistic work, mga real estate po, mga kaibigan, sa mga bangko. Marami po silang pag-aari. At saka, kahit sila po yung pinakamaliit na bansa, pero sila po yung pinakamayaman, mga kaibigan. At ikalawang kahulugan patungkol sa nahihiyasan is that yung question na okay kaya na magsuot po yung Kristiyano ng mga alahas. Sabi po sa 1 Timothy 2 verse 9, gayon din naman na ang mababae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ibig po sabihin na hindi po tayo magsuot ng kahit anong palamuti, mga kaibigan, na siya po yung magtataas ng ating sarili. Next, sabi naman ng isang reference dito, A. Nampon Catholic Doctrine as defined by Council of Trent. Sabi po dito, tradisyon. Ano po? Tradisyon. Hindi kasulatan ang bato kung saan ang iglesia ni Jesucristo or ang iglesia ng Roma ay itinayo. So, kanila pong inako, mga kaibigan, na tradisyon po yung pinapairal kaysa sa sumunod sa Biblia, mga kaibigan. Kaya, napuno po siya ng hiyas kasi ayaw niya sumunod sa Biblia, mga kaibigan. Yan na statue na yan, yung artwork na yan, tinatawag po yan na Faith's Triumph over Heresy. At yan po ay matatagpuan sa Jesuit Church doon sa Roma. Yan, ang statue na yan ng babae ay yung, itong babae na ito ay simbolo po yan, yung Church of Rome. At dyan po, may inaapakan po siya na dalawang tao, yun po yung mga great Protestant leaders. Ibig sabihin na gusto talaga ng Church of Rome na wasakin yung Protestantismo. Pero yung pinaka-interesting na part sa picture na yan ay itong cute na anghel, mga kaibigan. Kasi, i-zoom in po natin. Sa gilid, mga kaibigan, may parang pinupunit po siya na aklat. Ano po kaya aklat na yan, mga kaibigan? Yan po ay ang Bible, mga kaibigan. Ang Roma po, nag-ako po sila na meron po silang dalawang source ng katotohanan. Meron silang source na tradisyon, meron din silang source na Biblia. Pero mas superior po yung kanilang tradisyon. Kaya kung sasalungatin ng Biblia, ang tradisyon, i-set aside po nila ang Biblia para sundin po yung tradisyon. At ito pong sinabi ni Cardinal Joseph Ratzinger o si Pope Benedict XVI, yung nag-retire na Papa, sabi po niya, ang Iglesia Romana Katolika ay mas matalino pa kaysa sa Biblia ang salita ng Diyos at may kakayahang salungatin ito. Napapayag ba kayo niyan, mga kaibigan? Mas matalino pa ang Iglesia kaysa sa Biblia? Hindi, mga kaibigan, kasi nga, yun po, mga kaibigan, mas pinapahalagahan po nila yung kanilang tradisyon. At saka, hindi nila pinapahalagahan yung kapangyarihan mismo or yung otoridad ng Biblia. Sabi naman dito sa verse 4, sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklang-suklang at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapit. So, meron po siyang sarong ng alak ng Babylonia or yung cup, mga kaibigan, or yung kopa. So that's our clue number 8. So ano ba yung saro ng alak ng Babylonia? Meron po akong ipapakita na picture. Yan po yung example niyan, mga kaibigan. That's it. That's the actual wine cup, mga kaibigan. Wine cup ng Babylon. At ito pa yung pinaka-amazing sa lahat kasi yung Vatican po, kasi isa po silang bansa, meron po silang sariling pera or coins. At ito po yung example sa kanilang mga coins. Ito po yung sa harap,
sa likuran naman, meron po tayo diyang makikita na isang babae na may, ano po, may hinahawakan na cup. Cup, mga kaibigan. At ano po nasa loob ng cup? Araw. Another example po ng coin nila is ito po. Ito mas clear, mga kaibigan. Yan po ay ang wine cup ng Babylon. At yung ano po nasa loob niya, na, ano sa itaas niyan? Araw, mga kaibigan. Kasi nga, yung sun, mga kaibigan, eh, importante po yun na worship ng Rome, mga kaibigan. At anong araw po sila nangihilin? Sun, Sunday din, mga kaibigan. Next, sabi dito, sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at ng mabagay na marumi ng kanyang pakikapit. Ibig sabihin po, yung simbol po ng kopa na ito ay napuno po ito ng halo-halong doktrina ng katotohanan at kamalian. So, Kristiyano at paganismo, so yun po yung simbolo ng kopa na yan. Pinaghalo-halong katotohanan at kamalian. To continue, no, meron kayang mga paganong turo na nakapasok sa mga iglesyang Kristiyano ngayon? Meron kaya mga paganong turo? Tingnan po natin, Catholic Cardinal John Henry Newman, sabi po niya, sinabihan tayo ni Eusebius na si Constantine upang mairekomenda ang bagong relihiyon sa bansa. Anong sinabi dito? Inilipat pa loob nito ang lahat ng panlabas na ornamento na nakasanayan na nila sa kanilang relihiyon. Ano nga po yung mga pinapasok ni Constantine? Ito po, ang paggamit ng templo, yung dedikado sa particular na mga santo, another, insenso, mga kandila, banal na tubig or holy water, mga prosesyon, singsing sa kasal, paglingon sa silangan, mga imahe sa huling mga petsa, lahat ay, ano po, pagano ang pinagmulan at pinakabanal sa pamamagitan ng pagtanggap ng iglesia. So, nakapasok po ba ang paganong turo sa iglesia? Yes, mga kaibigan. At sabi naman dyan sa isang reference, Church History Century 2, ang Kristyanismo ay naging isang matatag na relihiyon sa Imperyo Romano at kinuha ang lugar ng paganismo. So, naintindihan po natin na, ano po, pinalitan po yung, sila po yung pumalit sa paganismo, mga kaibigan. Ang Kristyanismo ng ito ay lumitaw sa Dark Ages ay maaring tawaging bautisadong paganismo. So, meron po akong ipakita dito na example. Yan po, yung drawing na yan, ayan po si Dagon. Sino po si Dagon? Siya po ay isang Philistine fish god. Ibig sabihin, half na tao, kalahating tao or kalahating isda. Atin po yung mababasa patungkol kay Dagon sa Jude, 1 Samuel ang 1 Chronicles, mga kaibigan. At dyan, meron po siyang parang open fish mouth, mga kaibigan, or fish mitre, mga kaibigan. Na nakapasok kaya yan sa mga iglesia na churches? I mean, iglesia na Kristiyano or Kristiyanong iglesia, mga kaibigan? Now, dito, meron po ba tayo makikita ang something fishy, mga kaibigan? Yan, mga kaibigan, yan po yung open fish mouth na sinusuot po ng Papa, mga kaibigan, which is sinuot din po ni Dagon, mga kaibigan. At yan po ay simbolo ng paganismo. Ang gintong saro ay kumakatawan sa pagkakahalo-halo ng huwad na doktrina. At sabi po ng Biblia na lahat ng bansa ay nakainom sa kupa na ito na mayroong paghalo-halo na nakatotohanan at kamalian, mga kaibigan. No, ano kaya yung paganong turo na nasa kupa na yan? First is, huwag na doktrina sa pagwisik. Yan. So, pagwisik yung ginagamit sa bautismo imbis na immersion or paglubog. Pero ano bang lubog or ano bang sinasabi ng Biblia dito, mga kaibigan? Ang paraan ng bautismo na naayon sa Biblia ay kumakatawan sa ano po? Kamatayan, living, pagkabuhay na mag-uli. So, hindi po tama yung pagwiwisik, mga kaibigan. Another na huwag na doktrina, pagsamba sa inanyo ang larawan. Now, yung mga sinaunang mga relihiyon or ancient world, mga kaibigan, sila po ay merong maraming mga imahe na kanilang sinasamba kasi meron po silang mga gods and goddesses. Now, sino pong makakatukoy kung sino yan, mga kaibigan? Sino po ba yan? Ha?
si Mary, mali po kasi siya po, siya si Ashtoreth. Siya po isang Greek goddess. Siya po si Ashtoreth na Queen of Heaven. Pero meron na po siyang bagong pangalan. Siya po ay si Mary, the Queen of Heaven. At siya po ay dinala na po yan doon sa Iglesia ng Roma, mga kaibigan. Pinalitan po yung kanyang pangalan. Sino po kaya yan? Yan po ay si Joseph. Yan po yung statua ni Jupiter. Statue of the god Jupiter. Now, meron po tayong makikita dyan na Nimbus Cloud. Sa center ng Nimbus Cloud, yan po natin makikita ang araw, mga kaibigan. At yung V-shape na finger niya, yan po ay simbolo ng kanyang dominion o kapangyarihan sa mundo. Pero saan na kaya si Jupiter ngayon? Si Jupiter, mga kaibigan, nakaupo na po siya ngayon doon sa St. Peter's Cathedral. At meron po siyang bagong pangalan. Ang bagong pangalan niya ay si San Pedro. Yun po yung bagong pangalan ni Jupiter, mga kaibigan. At milyong-milyong mga Katoliko ang pumupunta po doon para halikan po yan si Jupiter. Akala nila si Peter, pero si Jupiter pala, mga kaibigan, hanggang naputo na lang po yung kanyang binte or kanyang paa, mga kaibigan. Pero anong sabi ba ng Psalms? Sabi po dito, Psalms 2 verse 12, hagkan ninyo ang anak. Ibig sabihin na, lumapit po tayo kay Jesus, mga kaibigan. Inikot ng Roma, papalayo kay Jesus ang napakaraming tao at pinapunta po doon kina Jupiter, na si Peter, si Ashtoreth, Mary, at sa mga iba pang mga pagano na mga Diyos-Diyos, at mga kaibigan, na pinalitan yung kanilang pangalan sa mga santos. Dapat po ay pupunta po tayo kay Jesus kasi siya po yung tunay na nagpapatawad, mga kaibigan. Yan po ay salungat sa sinasabi ng Biblia sa Second Commandment, Exodus 24 and 5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag mo yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Yan pong pagyuko sa imahe, mga kaibigan, ay yan po ay salungat po sa ikalawang kautusan. At hindi mo yan makikita sa katekismo kasi alam na po natin na yun po yung doktrina nila, mga kaibigan, na meron silang mga imahe. Next, pangingilin sa Linggo or Sunday. Dito, malalaman po natin na never po, mga kaibigan, nangilin si Jesus sa araw ng Linggo. Pero halos lahat ng mga Christian churches ay nangingilin sa Linggo. Bakit kaya ganun, mga kaibigan? Yung reference po natin dito, Catholic World 809, ang araw ay ang pangunahing Diyos ng mga bansa. Kaya nga, ang Iglesia ng Roma ay animoy nagsabi, panatilihin yung paganong pangalan, Sunday, Linggo, or araw ng araw. So, na-adapt na po talaga, mga kaibigan, hindi po binago, pinanatili po nila yung paganong Linggo, mga kaibigan. Yan, Sunday or Linggo ay mananatiling sagrado, pinapakabanal, at yan ang paganong Sunday or Linggo dedikado kay Balder, which is ang araw ng Diyos, naging Kristiyanong Sunday, Linggo, naging sagrado kay Jesus. At sabi pa dyan, Sunday or Linggo ay nakatayo, ano po, hindi sa kasulatan, ngunit sa tradisyon at malinaw na institusyong Katoliko, mga kaibigan. Next, another reference, the Catholic Mirror, December 23, 1893, by Cardinal Gibbon, sabi niya, ang rason at pakiramdam ay humihingi ng pagtanggap ng isa o sa isa sa mga alternatibong ito, maging Protestantismo at ang pagpakabanal sa Sabado, or Katoliko at ang pagpakabanal ng Linggo. Imposible ang kompromiso. So yun lang po yung pagpipilian, mga kaibigan. Next, ang tanda ng hayop. Sabi po dito, sabi po ni spokesman for Rome, C.F. Thomas, sabi po niya, talagang inaako ng Iglesia Katolika na ang pagbabago ay kanyang gawa. So inaako po, mga kaibigan. At ang gawa, ano po ay? Tanda ng kanyang ecclesiastical na kapangyarihan at otoridad sa mga relihiyosong bagay. At yan po, nalaman po natin na yan po yung tanda na yan, or mark na yan, yan po yung kanyang kapangyarihan. Pero, wala pang, yun po yung, ito po yung tinatawag natin na the mark of the beast, yung Sunday, mga kaibigan. Pero meron na ba nakatanggap ng marka or tanda ng hayop? Meron na ba nakatanggap? Ayon sa ating pag-aaral? Wala pa po, kasi meron pong dapat
pangyari na tinatawag natin na sandilo. At saka, kapag meron na pong sandilo, yung naniniwala sa Linggo ay makatatanggap po ng tanda ng hayop sa noo. At saka, yung gusto mag-comply para makabenta, makabili, ay tatanggap po sila ng tanda ng hayop sa kamay. Pero may tatak ang Diyos. Ano yung tatak ng Diyos? Ang Sabat, mga kaibigan, na nasa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, ngunit ang ikabitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yan po ay ang pang-apat na kautusan at yan po ang tatak ng Diyos kasi dyan po natin nakita ang tatlong elemento ng isang tatak. Pangalan, titulo at teritoryo. So ang Sabat po ang tatak ng Diyos at isa po itong paalala ng kanyang paglikha. Ibig sabihin na kapag atin pong ipinapangilin ang Sabat, ito po ay makapagpaalala sa atin na merong may likha. Pero anong mangyayari kapag hindi po tayo mangingilin sa Sabat at kapag makalimutan po natin na meron tayong may likha, ano po kayang mangyayari? Now, sabi sa isang news po dito sa USA Today, Pope says evolution, Big Bang are real. Sabi mismo ng Papa na matalino sa Biblia ay ang Big Bang ay totoo. Ibig sabihin na nag-agree po siya sa evolution, mga kaibigan. At sabi pa dito, kapag binasa natin ang patungkol sa paglikha sa Genesis, napupunta tayo sa pag-iisip na ang Diyos ay isang mahikero, na may magic wand, na nakakagawa ng kahit anumang bagay, pero hindi ganyan. Hindi siya maniniwala na yung pagbigkas ng Panginoon at let there be light, nandun na. Hindi po siya naniniwala. Kasi yung mangyayari dyan, kapag inalis po ang Sabat, mawawalan po tayo ng paalala na meron po tayong may likha or tagapaglikha, mga kaibigan. That's the huwag na doktrina, pangingilin sa Linggo. At yan po ay iniinom ng halos lahat ng mga Kristiyanong iglesia, mga kaibigan. Next, another photograph. Nakita niyo na po ito noon. Yan po isang picture ng babae. Nagrepresenta po yan ng iglesia ng Roma. Yung kanyang paa, kanya pong inapakan yung mundo, yung earth. Ibig sabihin yung dominance po niya sa buong mundo. At ano nga po yung akay-akay niya? Araw. Yes, mga kaibigan. Close-up picture yan po ay ang araw. Kasi marami po tayong makikita ng mga symbol ng araw doon po sa Vatican, mga kaibigan. At yan po simbolo na ang iglesia ay kanya pong gin-cherish yung mga tradisyon at practices ng Sunday worship or sun worship. Next, mga kaibigan, dito po ating makikita yung tinatawag na the solar wheel. Yung parang gulong, mga kaibigan, meron po yung 8 spokes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At sa center po ng solar wheel, yan po ay tinatawag na obelisk. At sa tuktok po ng obelisk, yan po ay ang pyramid. Yung obelisk na yan, mga kaibigan, ay galing po yan sa Hierapolis, Egypt, na dinala sa Roma ni Pope Sixtus V. At yung obelisk na yan, sa Egypt, yan po yung ginagamit nila sa pagsamba sa araw. Pero bakit nila dinala yan dyan sa iglesia ng Roma, mga kaibigan? Kasi kapag pupunta po tayo doon sa Vatican, marami pong simbolo ng paganismo doon, mga kaibigan. Next is huwag na doktrina, walang kamatayan ang kaluluwa. Yun po yung maraming mga Kristiyano na naniniwala na walang kamatayan ang kaluluwa. Sabi dito sa isang reference, Watchman, April 1940, ang paganong doktrina ng immortalidad ng kaluluwa ay marahang gumapang at pumasok sa iglesia in the early centuries. Halos lahat po ay naniniwala na immortal yung kaluluwa. Pero ano bang sinabi ng Biblia? Ezekiel 18:4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito pa yung sabi ng Biblia, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. At ito po yung itinuturo ng Biblia patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Ang patay ay tulog. Ano pa po? Ang patay ay walang nalalaman. Ang patay ay hindi bumabalik sa kanyang tahanan. At dahil dyan, dahil naniniwala po sila na immortal ang kaluluwa, yan din po ay patungo sa dagdag na huwad na doktrina, which is ang walang hanggang pagpapahirap. Kasi kung immortal ang kaluluwa, i-immortal din yung paghihirap nila sa impyerno.
At dahil dito mga kaibigan, sa mali na doktrina na ito, marami po yung nag-iisip na masama ang Panginoon, na masama ang Diyos. Bakit niya pinahintulutan na magdusa sa walang hanggan ang mga makakasalanan? Kasi huwad po yan na doktrina. Pero sabi ng Biblia sa Malakay 4 verse 3, at inyong yayapakan ang masasama at sapagkat sila'y magiging abo. So matatapos po ba ang impyerno? Yes mga kaibigan. Ano ba kasunod ng abo? Masusunog pa bang abo? Hindi na po mga kaibigan. So, hindi kailanman pinangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa mga makakasalanan. Kasi yung parusa ng makasalanan ay kamatayan. So, dapat po mamatay sila. Wala po silang walang hanggan. Hindi po immortal yung kanilang kaluluwa. Dapat po sila mamatay. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung banal lang po, yung sumasampalataya kay Jesus, yun lang po yung makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung mga masasama mga kaibigan. So yung kopa na yan, yun po yung simbolo ng mga halo-halo na mga kaibigan na mga huwad na doktrina. At yan lang po ay iilan sa mga marami pang mamaling doktrina mga kaibigan. At halos lahat po ng Kristiyanong iglesia ay iniinom po yan nila mga kaibigan, nakainom po sa mga huwad na doktrina na yan. So, in review, atin pong tingnan ulit yung mga clues patungkol sa babaeng ito. Pangkalahatang iglesia, tinanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma, iglesia nakabase sa Roma, pagsasama ng iglesia at estado, mapangaping iglesia, opisyal na kulay ube at pula, nahiyasan at saro ng alak ng Babylonia. At meron lang pong isang iglesia na makakapasa nito. Ano po kaya yon? Ha? Babylonia? Isang iglesia na makakapasa po nito ay walang iba kundi ang iglesia ng Roma, mga kaibigan. Pero again, hindi po ito atake sa mga kaibigan natin na Katoliko kasi hindi po natin pinag-uusapan yung individual na tao dito kundi yung sistema ng iglesia na ito. At marami din Katoliko na hindi po sila ayon din sa o sumasang-ayon din sa sistemang ito, mga kaibigan. Now to continue, mas ina-appreciate ko po yung mga Katolik kasi kapag tinuturuan po sila ng katotohanan, naniniwala po sila sa salitang obedience. Mas sinusunod po nila yung katotohanan kapag pinapangaralan sila, hindi po katulad sa ibang mga iglesia mga kaibigan. So yan, ano nga po yung pangalan ng babaeng ito sa Revelation 17:5? Yan po ay ang Dakilang Babylonia. So yun po yung pangalan niya, Babylon or Dakilang Babylonia. That's it. At alam niyo po ba anong ibig sabihin ng Babylonia? Ang ibig sabihin po ng Babylonia ay religious confusion or religyosong pagkalito, mga kaibigan. At actually, ang word po na Babylonia, isa po yung family name. Marami po sila. Bakit? Let's continue. Sabi sa Revelation 17 verse 5 na siya ay isang ina. Ina ng mga patotot. At para maging ina, kailangan meron kang anak. Very good. Para maging ina, meron kang dapat anak. At dahil patotot po yung kanyang ina, patotot din po yung kanyang mga anak. Pero yung tanong dyan, anong mga iglesia kaya ang anak ng iglesia ng Roma? Tingnan po natin sa ating reference sa The Faith of Millions, sabi dyan, ngunit dahil Sabado, hindi Linggo ang binanggit sa Biblia, hindi ba nakapagtataka na ang mga hindi Katoliko na nagsasabing kinuha ang kanilang relihiyon direkta galing sa Biblia at hindi galing sa iglesia ay pinangingilin ang Linggo sa halip ng Sabado. So meron po yung mga iglesia na hindi Katoliko, pero bakit? Sinasabi nila na Bible-based kami, sinusunod namin ang Biblia, pero bakit Linggo pa rin? Ito po, to continue. Oo, talagang hindi konsistente yan. Ngunit ang pagbabago na ito ay ginawa 15 siglo bago ipinanganak ang Protestantismo. At sa panahong iyon ay tanggap ng kalahatan ang nakasanayan. So tinanggap po ng pangkalahatan ang nakasanayan na araw ng Linggo. Parang na-adopt din ng mga Protestant mga kaibigan. Sila, yung mga hindi Katoliko ay pinagpatuloy ang nakasanayan
Bagaman ang otoridad nito ay galing sa Iglesia Katoliko at hindi sa malinaw na talata sa Biblia. To continue, yung nagbabantay, yung pagbabantay ng linggo ay nananatiling paalala sa inang iglesia kung saan ang mga sektang hindi katoliko ay humiwalay pero gaya po sila ng isang bata na tumatakbo papalayo sa kanilang bahay ngunit may dala pa rin larawan ng kanyang ina sa kanyang bulsa o tali ng kanyang buhok. Ibig sabihin, meron po mga iglesia na umalis po sa Roma pero pinapanatili po nila yung pangingilin sa linggo para po siyang bata na umalis galing sa kanyang mama. Pero dala-dala naman niya yung remembrance niya sa kanyang mama. At ano remembrance po yan? Yan po ay ang pangingilin sa linggo, mga kaibigan. At galing po yan sa kanyang inang iglesia, mga kaibigan. Ayan. So, ibig sabihin, kahit anong iglesia or church na ipinangingilin ang Sunday or linggo ay ano po? Anak ng Roma, ang inang iglesia ng Revelation 17:5. Kaya pala napakaraming mga iglesia ng Kristiyanong iglesia ngayon, mga kaibigan, kung sila po ay hindi Katoliko pero nangingilin ng linggo, sila po ay anak po, mga kaibigan, ng Iglesia Roma. Yan, daughters, mga anak na babae, mga iglesia na lumabas sa inang iglesia, ngunit pinapanatili ang ilan sa mga huwag na doktrina nito o mga bagong iglesia na nakausbong pa lang, ngunit pinapanatili ang parehong mga huwag na doktrina ng inang iglesia. Kaya, dahil merong ina, merong anak, sila po ay isang pamilya ng mga patutot, mga kaibigan. Kaya, meron po sinabi sa Biblia na, naguho ang dakilang Babylonia. Bakit po naguho ang dakilang Babylonia? Kasi nga, naguho po sila sa katotohanan, mga kaibigan. Naguho ang ina, naguho din po ang anak, naguho po sila sa katotohanan. Kaya, ang Babylonia po ngayon ay naging instrumento ng Diablo at kasi po, tinatalikuran po nila yung katotohanan, mga kaibigan, at ipinalit po yung turo ng mga tao. Pero meron pong mensahe ang Panginoon para sa atin ngayon. Kasi, alam ng Diyos na meron po siyang tao doon, mga kaibigan, sa ina o doon po sa mga anak. Sabi niya po dito, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan, huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. No, ano nga bang ibig sabihin ng kasalanan? Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Anong kautusan ba yung kanilang sinalangsang? Nang malalaman natin na halos lahat ng iglesia ay sinusuway po talaga yung 10 kautusan ng Diyos. May mga iglesia na yumuyo po sa imahe, yan po ay pagsuway sa second commandment.